Good morning. Welcome to Manawag. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Mga kapatid, isa sa mga tanda na mahal mo isang tao ay yung gagawa ka ng mga bagay at magsasabi ka ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Ganun lang kasimple. Sabi nila, ang kahulugan din ng pag-ibig ay to will the good of the other. And when you will the good of the other, you also will the joy of the other. It's not about you. It's about the other person. Kaya lahat ng gagawin mo, sasabihin mo, yung magpapasaya lang sa kanya. Sa mga sasabihin, hindi mo siya iinsultuhin, no body shaming, no negative criticism, i-appreciate mo siya, sasabihan mo ng I love you, I'm sorry pag nagkasala, thank you, gusto magpasalamat. Basta hindi siya masasaktan. Kaya nga, nakakalungkot kapag ka mag-asawa na, magkaibigan, magkalapit, nagmumurahan, nagsisiraan, minamarites, you don't love the person. At kapag ka mahal mo, doon papasok yung regalo. Kaya nga karamihan sa mga talagang nagmamahalan, nag-iisip palagi, ano ba ibibigay kong regalo? Birthday, anniversary, o ano man, anytime. Pagpupunta ng mall, may pupuntahan, mag-iisip na anong bibilhin para sa minamahal, para sumaya yung minamahal. Dito rin pumapasok ang pasalubong. Malaki man o hindi, mahal man o hindi, sabi nga na isang kaibigan ko, it's the thought that counts. Kasi naiisip mo yung taong importante sa'yo, significant sa'yo, at mahal mo. Subalit mga kapatid, kahit anong gawin natin, we still fall short in what we say or do. Hindi natin kumpletong maibibigay o ganap na bibigay yung kasiyahan ng mahal natin. Tao lang tayo, may mapagkukulang. At yung ating binibigay kadalasan external sa atin, bagay-bagay o hanggang wish lang. Tanging ang Diyos lamang ang mapagbibigay ganap sa kaligayahan nating lahat. At narinig natin yan dito sa ating Ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoon na hindi siya nahiya, I also love you. As the Father loves me, so I also love you. Isa sa mga bagay na kailangan natin gawin, sabihan ng I love you ang mga mahal natin. At sa dulo ng Ebanghelyo, sabi niya sa atin, I have told you this. Binigyan tayo ng mga batas, commandments, so that my joy might be in you. Si Kristo lang ang magkapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Real joy, real happiness. At binibigay sa atin. Para saan? Napakaganda sinabi ng ating Panginoon. So that your joy might be complete. Siya lang ang kukumpleto. Nasa Kanya ang ganap na kaligayahan. Kaya mga kapatid, kung meron tayong mahal sa buhay, ibigay natin gusto natin sa kanila. Pero tanging si Kristo lang, tandaan natin, ang maibibigay natin na magbibigay ng ganap na kaligayahan sa kanila. At ito ang isang hamon, isang paalala sa atin na laging nagsisimba, nagsimba ngayon. We receive Jesus so that we can also give Him to others. Mag-isip man kayo ng napakasarap, napakagandang pasalubong na ibibigay sa mga mahal niyo sa buhay. But always consider, give Jesus as your best gift to others. Today, I hope when you receive the Eucharist, when you pray only for that best gift. Tanggapin muna natin, at pagkatapos tanggapin, ibigay sa iba. Only Jesus, always Jesus.